Hello po sa inyong lahat mga kamatchas! Ayan, sa mga nagre-request po na araw-araw daw ay mag-analyze tayo ng best game ni Lu Miaoyi, ang batang taga-China, na ngayon po 12 years old na no, ngayong 2022 at sakto naman, ito ay naging laro niya nitong nakaraang February 16 lang, 2022 sa IM Round Robin Tournament, long game ang time control na ginanap pa rin sa Serbia. Nagharap sila sa round number 4 ng isa pang India na naghahangad ng mas mataas sa titulo na si Singh Amitpal. Bakit kaya pinaglaruan lang ng 16 moves? Ano ba nangyari? E block naman din si Lu Miaoyi. O, tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Singh, nag-E4, nag-C5 si Lu Miaoyi. Ayan, Sicilian talaga. Knight C6, open Sicilian. Knight F6, Knight C3 at nag-E6. Kumapture sa C6. Ito yung tinatawag na 4 knights variation exchange. At dito nag-E5. Knight D5 punta sa gitna mga kamatchas ha. Huwag kayong aatras sa ganyan kung hindi kinakailangan laging pasulong hanggat maaari mas mainam. Nag Knight E4, ayan, kinontrol lang ang D6 square at nag Queen C7, inagapan kagad, may threat pa, nakakapture ng pawn sa E5. At dito nag F4, dinipensahan. Queen B6, kakaiba no? Pagkahakbang ng Queen C7, humakbang naman sa B6 para i-align, kontrolin. Ayan, matyagan ang mga weak dark squares. At dito nag C4, inatake ang knight. Nag Bishop B4 check, talagang hindi usong dumipensa kay Miaoyi, no? Kasi sa iba-iba yan, yung knight tatakbo na yan eh. O, Bishop B4 check. Nag King E2, aba, bakit na pa King E2 dito si Singh? Ano ba meron? Halimbawa, kung harangan ng Bishop, magku-Queen E3 check kagad o di double. Pababagsakin ng knight kapag nag-Queen E2 harang may bishop takes. O di knight ang pangkakapture niyan. Pirsado, queen takes, sisimplihan lang. Tapos ganun-ganun na lang na makakapingas ng pawn. Tapos mamaya pipingasin pa yung pawn sa E5. Okay, matindi mga combo. Kaya pala dito ang sagwa eh. Oh. Napaking E2 kagad. Nakakatuwa. Siguro sa isip nito ni Singh, napasubo ako rito. Ano ba nangyari? Parang ganun, may pagsisisi eh, no? Nag F5. Talagang walang depensahan, no? Talagang ang depensa ni Miaoyi, no? Oh. Atake pa rin. Oh, Knight D6. Ano ba meron kung makipagsabayan? Tingnan muna natin, no? Pag nakipagsabayan, may F takes E4. O halimbawa, talagang nasobrahan ng pakikipagsabayan. Kinapture. May Bishop A6, goodbye. Oh, goodbye kagad. Oh. San pupunta? Wala na. Obligado nang iharang ang queen. O oh, talo na, kakapturin lang. King D1, wala na, matematisya na yan, Queen F2. Okay, mamamatchas na. O oh, paano kung mag Bishop E3 naman? Silipin lang natin na may Bishop A6 check na kapag nag King F2, may Bishop C5. Ayun, sasalubungin. Na kapag kinapture, capture lang. Ah, okay. Oh, pag nag King G3, Queen E3 check na. Oh, grabe, makukuyog pala yan diyan. O King G4, may H5 check, etc, etc. Wala na po yan pagka ganyan, naglalakbay na ang White King. Super delikado na yan. Okay, balik tayo. Balik. Kaya pala dito ang ginawa, Knight D6 check. Kinapture syempre, kinapture ang knight. Okay, para nakabitin pa ang bishop. Nag Bishop C5 lang ang tutulis sa mga bishop. May paparating pang Bishop A6. Oh. Kinapture. Ayun, dito mga kamatchas. Talagang kakaiba. Creative talaga itong batang ito. Oh, Queen B4. Creative eh, no? Oh, yun nga lang, medyo bumaba evaluation bar. Pero mapapahanga ka sa kanyang creativity. Eh. Queen B4, magku-Queen E4 check. King D2, Bishop B4, mamamatchas. Ayun nga, no? Mamatchasin in 2 moves. So, 1. O dito, di ba? Walang galaw. Imagine niyo po, Bishop B4 check. O wala na. Mamatchasin in 2 moves. Nag-King F3 dito si Singh ngayon. Dahil sa pinagdadaanan na sobrang pressure na pa-King F3. Pero dapat, ang accurate move daw po ay capture with check, Bishop takes, tapos Queen B3. Ah, yan ang accurate. Na kapag nag-Queen E4 check, Bishop E3. Eh mangyari, talagang nakakakurta ng isip yung ganyang napakaraming isipin. Halos mahirap makita yung pinaka-eksaktong tira. Tumakbo na lang eh. Oh. King F3, takbo. Para pag tsumik, takbo uli dito sa G3. Eh, ito na naman mga kamatsyas. Oh. Boom! G5. Oh, bosh! Matindi. Pag kinapture, mayroong Queen G4 mamamatsyas. Nag-Queen D3 dito si Singh. Talagang tuluyan ng
bumigay mga kamatsas, pero dito walang kasunod na tira si Miao Yi. Sa kasi itong Queen D3, ika-16th ito eh, 16th move. Eh di titira pa black sa ika-16th, 'di ba? Para makumpleto. Bakit kaya nag-resign dito si Xing? Hindi man lang pinatira si Miao Yi. Napaisip ako dito mga kamatsas. Tinitigan ko talaga, bakit? Ano mangyayari? Ano meron? Matchas na ba? Ano ang huling dapat ititira dito ni Miao Yi mga kamatsas? At naparesign na si Xing. Kumbaga parang nakita niya na may ganun pala. Siguro, maaring nahiya. Resign ko na to. Baka makita. Baka maitira pa. Niresign na. Ngayon, ipag-guess ko sa inyo mga kamatsas. Ano ang huling bitaw dapat dito ni Miao Yi na hindi na ipinatira ni Xing, na kapag naitira yon kahit ano na, wala na eh. Talagang resign talaga sa ayaw at sa gusto ng puti. Sige po ha, i-comment nyo po sa section below, hindi na pinatira si Miao Yi. Ang tagal kong tinitigan yan, ganun pala. O ganun din, titigan nyo rin na parang ako, nagsolve ako dito. Parang puzzle eh. Last shot, resign ng puti sa ayaw at sa gusto ng puti. Sige po ha, paki-comment sa section below, aabangan ko. Maraming salamat. Muli pa like and share ang video na ito at sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na kayo. Official website, mag-join na at subscribe na rin kayo sa ating English channel, IM Space Rodwings. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.